Mga ka-vlogs, ayan, mga ka-chika, mga kapamilya, nandito po ako ngayon sa Big Box at Jurong East. Ayan po, talaga namang kiniklaim ko na. Makikita ko mamaya ang ating mga favorite na artist, StarMagic25 here in Singapore. So excited kaya napaaga akong pumunta dito, diba? So better na maaga ka kasi naman late ka, diba? Nandito pa ako, I'm waiting for Sir Art, for Miss Lucy and Abby. Para mamaya sa press conference ng StarMagic25. Mamaya, abangan niyo po ako and abangan po natin ang lahat ng ating mga paboritong artista. Masisigurado kong kayo din, ma-excite din kayo. And I'm so excited to meet them and it's my first time to be one of the media. Napabilang po ako at inimitahan po ako ni Sir Art to be one of the media to attend the press conference of StarMagic25. Ayan, maya-maya po lamang kaya hintayin po natin sila. Ayan mga ka-chika, nandito na po kami. Kasama ko na po ang ating mga media. Si Ab. Hello, Ab. Hello po. Ayan, nandiyan po si Paula Ab ng Random Republica. And meet Donna. Hello. And Ate Lucy. Hi. Ayan po. Kumusta naman po? Kain tayo. Kain na. We're so nervous. Anong feeling ni Abby ngayon? Nakakabahan po ako ng buong mga first time in forever. But then I didn't go to that. Oo, sobrang kabado. Oh my God. I'm so excited to meet Maha Salvador and Chong D. Sila Inigo Pascual, of course, Papa P. Sinong gusto mong makita, Miss Abby? Si Maha. Si Maha talaga. Wag ako. Si Lily. Lily Cruz. And Miss Lucy, sinong gusto mong makita mamaya? Si Ivy Aguas sa lahat, Maha Salvador. At saka si Papa P. Papa P. Ito naman natin, Donna. Si Maha, at saka si Inig. Oo. Dahil sa'yo. Ako si Eric Nicolas. Si Eric. Ang komedyante. Para lahat, para sa bayan. Lahat. Safe answer. Para sa bayan, bawaan mo ba? Ang ganda ba ako sa damit ko? Oh my God, kinakamahan ako. Sino kayong mga artista na pwede natin anong dyan? Diba? Gabi! Exciting! I'm from Morpheus of Events and Productions. This question is for, of course, for the ultimate heartthrob, Piyong Pasko. Recently kasi, 2 weeks ago, you posted something sa Instagram, lalo na sangria, something like that. So, maasahan ba ng fans mo na babalik ka doon sa Vampire Lobo series na yan, kung saan sinimulan yung Angel of Sin as Noah and Laika. But siguro give it a chance. Patay na kasi ako dun, namatay ako sa Immortal. Okay. And you're one of the Luna, right? Ah, yung wala ko na yung Luna in the original. So mortal ka. Pero pwede ka naman bumalik as another person. Pwede naman. Yes. Siguro, hindi ko alam kasi I'm doing a soap right now, different soap. I love the idea of it. Yun lang yung soap na ang dami na rin dinaanan, di ba? And mahirap yun, sobrang hirap yun, pero it's really worth it. Yes. But the soap itself is really physically, mentally, emotionally challenging. So saludo ako sa lahat na bumago. Yes, it's one of the best soap in the Philippines. Salamat. Okay, thank you. Thank you. For Jerry Corrales. Yes, nice hair. Yes, thank you. I'm Kelly G from Morpheus. I would like to ask, posible bang bumalik yung The Hunks? Kasi I'm sure a lot of girls would like to. Ano? Mag-aabangan rin to. Posible po ba? On screen. Medyo may mga edad kasi lang. Sabi ko na siya talaga yung first mag-regret. Why not? Wow! Yung prior to coming here, sabi ko kay Piolo, ano mong kagawin natin mag-duet daw tayo? So, pumili kami ng mga songs na nilagyan namin sa mesa. Tapos naalala niyo yung Hums Days, kinakanta namin. So, sabi ko, specifically, sabi niyo, huwag na natin katayin niya, ipauno natin sa bangunin niya. Nasa lupa yung mga kagawin sa mga. But, you know what, every now and then, every so often, I always, and then I imagine to you know, like kami ni Lima, minus the fame of the t-shirts and stuff. But you know, the Hunks had so much more to offer kasi. But during that time, kasi, syempre nga,
because ang pangalan namin Hunks. Hindi namin matanggal talaga yung Hunks. Yeah. Si Carlos, hindi namin mapigilan ng board. Hindi namin mapigilan ng board. But you know what? Nangarap kami ng movie, you know, extension of the TV show. I mean, a more conceptualized concert in the end. And, basta, but for me, I wouldn't mind kung babalik kami. Basta, huwag lang kakantayin yung mga dating kanta. Thank you. I'm Karina, one of correspondents from Radio Republica. So I have a question for Anton. So yeah, since Eric is single now, so may possibility ba na kumalik yung engage? I think yung love team naman is not far from happening actually. May alam mo naman na may gagawin na kami pagbalik ng Manila. Pero siguro yung she's single, I'm single, and I'm gonna go. I don't think that's a good reason na just because we're single. I think it's a process na magdadaan. Yeah! Good at kasi parang it's beyond just the single. So I like to think yung love din namin will forever be there kasi syempre nagsimula kami sabay kumbaga nakilala nyo kami dahil magkasama kami pero yung magiging kami Christine siya pasa pa talaga sa akin hindi kasi ganun yung di ba parang Christine siya Jericho, yun, Juday, di ba? Parang yung isa na yun sa di ba? So parang yung, every now and then, hindi ko magkakaroon ng projects together, magkakaiwalay, magbabalik kayo. But I think the friendship is something na yun yung maglalast. I am Dana from Harper's Bazaar. I just wanted to find out from all of you, how would you introduce the Philippines showbiz industry to a new international audience? And what are the three things you would like the world to know about the Philippines? When I was a child. Hindi kasi, ang industriya ng pelikula ng Pilipino, ang industriya natin, nagka-create na yan. Maganda na nung dati, mas kumanda ngayon. Isang maganda kay F-Flow ay yung movie na kita-kita. Simple, pero talagang antindi ng dating sa tao. Diba? Marami mang gagawin at kinagawa industriya para mas masundan at matapatan din kung gaano matindi yung klase ng pelikula ng pinakawalan ni Pedro Pascual. Yung po yun. Kita niya. At marami pa. Meron pa. Okay. Ready na now. So many platforms, especially sa digital now. So because of digital, mas na-expose yung Philippines ngayon sa mundo. So if we were to, of course, nandiyan yung question standards, you know, like global standards. Dun sa Manila, since taga dito ngayon, all efforts of ABS is to create quality soap operas, movies, and ano. And we've upgraded through buying equipment, collaborating with people from Hollywood, ganyan. We're getting more writers, ganyan. So these are, ito yung mga efforts ng ABS-CBN to create global shows that make global standards. So let's say our soap operas. I'm very proud of our soap operas because san-san pinapalabas sa buong mundo. And then I appreciate that. I may not be as proud kung baga pag pinag-usapan natin like the Netflix quality of TV shows because of course we're a bit behind. But in terms of like for someone who's worked with like yung karate pansanin yung Malaysians. Or say Koreans, medyo na ano sila sa atin, pagdating sa acting, pagdating sa quality ng trabaho natin, magaling tayo as Filipinos. I think we just have to invest more into like writing and better but also with films like PJ now, you know, young producers and young directors are actually getting noticed. Out of Alex, you know. Recently got featured sa BBC for his film with Sina Philip and maraming pang iba, maraming pang mga Pilipino. You know, it's just a matter of actually
the Filipinos like you guys embracing our culture, because this is the only thing that's missing. We're not proud of our culture because ang dami nating mga sumakop sa atin dito. But the main problem is when we talk to like our friends from the States, they have a problem identifying what is the Filipino culture. Because in the Philippines, we're so influenced by the US, diba? Kung saan-saan, even our soap operas. So I guess it goes back to you guys. If you embrace our Filipino culture more, I would personally say, go watch your movie shows now. You know, compared from decades ago. You know, we can compete now with the Koreans especially, because galing nila. So, yun. Siguro just to add something. So ano naman sa music industry side sa Philippines, with ABS-CBN na sobrang this year, nag-e-effort sila na, kasi with talents, wala nang question dun eh. Ang dami-dami super talented Filipinos na nag-aantay lang ng opportunity. And hindi din lahat nabibigyan ng opportunity kahit sa Pilipinas. So, yung ABS-CBN kayo, like, next week, meron kami One Music X in Dubai. That's gonna be the first ever big Filipino music festival sa Dubai. So, ayun, parang isa yun sa mga efforts ng ABS-CBN para talaga bigyan ng pagkakataon ng mga Filipino artists na mapakita sa buong mundo yung quality ng music natin, yung talent natin, na kaya natin makapagsabayan sa kanila. So, ayun. I just want to add to what you say, kasi parang napansin ko lang with the Philippines, if you look at the charts, it's all foreign songs. So the thing is like, why is it all foreign songs? The built in our generation, kasi parang kailangan din bigyan importance yung sariling sa atin, yung sariling yaw-kawahan natin. And that's the only way to really step up is if we embrace our own. So when I went to Korea, like they embrace their own stuff, like they embrace their culture, who they were from the beginning, and their own music, their own movies and stuff. That's why it goes international. The thing is, in the Philippines, we're so but we want to somehow be westernized in a way. We want to copy what they have in the States, that we kind of forget what we truly have, or even how good the stuff that we have, and that we forget to give importance to it. So but I just wanted to add that ganun din sa generation namin, sa syempre, we have to really embrace the Philippine culture, not just that, but also the language. Kasi di ba, parang pinirangan na makakita ng nagsasalitang diretsong Tagalog. So it's something like that. Hindi naman din lang, kasi lalo na ngayon yung mga millennials, medyo updated na din yung pakikinig nila sa music, na kahit yung music production ay medyo sumasabay na din sa production ng international, pero OPM na, hindi ko basquan, pwede naman magsabayan internationally, pero ayun, OPM. So, yun, tama yung sabi niya, na dapat tayo mismo sinusuportahan natin yung artists nila, kasi kahit ng K-pop eh, sa atin nakakainte din ng Korean music, pero ang dami-dami fans na sell out lahat ng concerts. So, ayun. With Inigo, Casey, and Meko said, we may not be as advanced as other countries when it comes to technology and, you know, movie-wise and music-wise, but we all, I believe that everybody will agree with me when you say that we have the tools, the talent. Filipinos are always, you know, may Pinoy talaga na laging nangingibabaw when it comes to, you know, acting and music. Like personally, I few shows like shows that TFC and StarMagic brings around. I think that's one way of introducing what we have, the talents that we have. And also, I've been very hands-on with the World Championships. And we always say that the best way to promote the Philippines, aside from our tourist spots, aside from the beautiful places in the Philippines, is the Filipino talent. So